Diyos Amat, ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumay inyong lahat. At sumay inyong lahat. Ginugulita natin kayo ng pagpapahayag ng Anghel kay Maria, budyag na simula ng buhay na Yesus, ang Diyos na naging tao. Ang misa sa araw na ito ay tinatawag na Misa Aure o Virtuang Misa. Idalangin natin sa misa ito na ang devotion natin kay Maria bilang ina ng Diyos ay magbunga ng tunay na pananalig sa may kapal. Mga kapatid, inipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa bawat Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugtog ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipapagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, panawalan tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
kabutuhan ay ginalaw sa sinabubuna ng Perel Kalingsundisan. Noong tanggapin niya ang mabuting balita ng atin ng Amero, at siya'y lubuan ng Espiritu Santo bilang iyong taanan, katulad ng mahal na Beren, na tanggap nawa naming magpagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Noong mga araw na iyon, pinasabi ng Panginoon kay Ahaz, humingi ka sa akin ng palatandaan. Maging sa kalaliman ng Seol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Ahaz, hindi po ako hihingi. Hindi po susubuki ang Panginoon. Sinabi ni Isaiah, pakinggan mo sa bahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng lalaki at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Tumayo po lahat. Paano mangyayari?
Kaya't panalang ibang anak mo at tatawag ng anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay bao. Ngunit nagmihil siya sa kabila ng kanyang kagandahan. At ngayon ika-anim na bola ng kanyang pagandalang tao. Sabagat walang hindi mapangyayari ang Diyos, sumagot si Maria. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita kay Maria. Tulad po ng sinabi ko kahapon, yung annunciation ay hindi lang nangyari kay Maria. Nakita natin yung pagpapahayag ng mabuting balita ay nangyari din, katulad po halimbawa kahapon sa Ebanghelyo at pagbasa natin sa asawa ni Manoa. Nanay ni Samuel sa pamagitan ng propeta ng Diyos kay Zacarias sa pamagitan ng Anghel Gabriel. At noong isang pang araw ay ang annunciation kay Jesus, sa pagdating ni Jesus kay San Jose. At ngayon ay sa mahal na Birhen Maria. Bahagi yun ang pag-ninilay natin ang makita natin yung pagpapahayag ng mabuting balita. Yung pagkakaiba lang po dito sa pagpapahayag na mabuting balita na sila ay magkakaanak ay dito kay Maria, ito rin yung panahon ng paglilihi ni Maria kay Jesus. Yung kung tawagin po natin ay conception. Dahil sa pagbaba ng Espiritu Santo, ito rin yung simula ng buhay ng pagkakatawang tao ng Diyos sa sinabungunan ni Maria. Kaya tawag na natin sa pasimula ng pananampalataya ng Misa ay ito ay Misa Aurea. Ang ginito ang Misa. Bakit? Kasi ay nagsimula na ang pagdating ng Mesiyas sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria. Nais ko po ang bigyan ito na higit ng panginilay doon sa sagot ni Maria pagkatapos nang siya ay dalawin ng Anghel Gabriel at ibalita sa kanya ang nabanggit na pagpuspos ng Espiritu Santo. Ano yun? Yung sa atin pong translation ay ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. So, wikang English, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your will. Pero yung handmaid of the Lord, tinanslate sa Tagalog ng ako'y alipin ng Panginoon.
sinabi natin, alipin ng Panginoon. Tayo ba'y inaalipin ng Diyos? Itinuturing ba natin ang ating sarili o itinuturing ba ni Maria ang kanyang sarili bilang alipin ng Diyos? Nangaalipin ba ang Diyos? Ito po yung bahagi o para magkaroon ng contrast. Pag-contrast na ko dahil sa contrast po doon sa pag-aalipin ng kasalanan. Alam po natin na yung sa katauhan ay nabahira ng kasalanan ng ating unang mga magulang. Gawa ng pagkakasala ng ating unang mga magulang, ang tao ay naging alipin ng kasalanan. Hindi lang ang tayo sapagat tayo ay nagkaroon ng mortal sin. Ngunit tayo ay naging mapagmahal sa kasalanan. At wala tayong lakas na labanan ng kasalanan. Nais na ipahimanig lamang na pahayag na ito natin na sinabi ni Maria ako'y alipin ng Panginoon. Well, sabi nga sa pamagitan po na pagkakatawang tao ng Diyos, kaya nga palito si Jesus para ano? Iligtas tayo. Iligtas tayo sa pagkakasala ng tao. Hindi lamang para iligtas tayo sa anumang uri ng kapahamakan na pwede mangyari sa atin sa daigdig na ito. No? Hindi lamang para iligtas tayo halimbawa sa mga landslide. Panalangin natin yung mga natabunan gawa ng matinding ulan. No? Hindi lamang para iligtas tayo sa anumang uri na pwede natin maranasan na sakuna sa daigdig na ito. Pero huwag natin kalimutan na ang nais na pagliligtas ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban ay alin. Hindi yung tayo ay maging tanyag. Hindi yung tayo ay umaman, baka pangyarihan, ngunit na nangingin sa lahat. Ang pag-iwas sa kasalanan. Mayaman ka man o hindi, ang mahalagang makita natin ni Alin, yung pagliligtas ng Diyos ay mailigtas tayo sa kasalanan. Kung tayo man ay nagkasala, ay tayo pa rin ay iaahon ng Diyos sa anumang uri ng pagkakasala. Mas may ibang, huwag tayong magkasala. Yun ang talagang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kasi nais ng Diyos na iligtas tayo sa anumang kakabahan ng kasalanan na walang iba kundi ang kapahamakan. At yan po ay nagsimula na maglihi si Maria na maglihi si Maria na putol ang kanikala ng kasalanan na siya kumalipin sa isang katauhan. Naging malaya ang isang katauhan na tumugon sa panawagan ng buong may kapal. Kaya po yung salitang ako'y alipin ng Panginoon, figure of speech, para higit na makita ng tao na yung pagkalaya natin sa pangalipin ng pagkakasala. Maalala ko tuloy, inakausap ko, sabi ang Father, kasi yung aming grupo ay nagkakarit kasi pinakalaban na ng simpahan. Alam mo, sabi ko, kailanman walang pinakalaban ng simbahan na individual o sino mang lupon ng mga tao
kasalanan. Kung sakaling man yung grupo na tinutukoy mo gumagawa ng kasalanan, ang kalaban ng Diyos ay ang paggawa ng grupo mo ng kasalanan. Hindi ang mga tao kabila sa grupo na yon. Nagkataon lamang na sila ang gumagawa ng kasalanan. Pero yung pagliligtas ng Diyos ay ang pagliligtas ng Diyos para tayo ay maiahon sa pagkakasala. At yun po na kayo makita po natin how ito ay makakamintamang natin dahil gawa ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo ay binigyan ng higit na biyaya sa pamagitan ng kanyang pagkanarito na sinimulat sa paglilihi niya. At alam natin ay nagkaroon ng kaganapan hanggang sa kanyang pangangaral, pagkapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Kaya bahagi yun ang pagkirusa, huwag natin kalimutan na rin na ito po yung kalimitan na itanong natin sa ating sarili. Ito pang gagawin ko ay magdudurot sa akin ang pagkakasala. Kasi yun naman yung makita natin ang kapag sinag-usapan natin yung kalooban ng Diyos. Ano, ito ba yung kalooban ng Diyos? Kasi kumisan yung kalooban ng Diyos ay yayaman pa ako. Hindi. Kapag sinabi natin kalooban ng Diyos, yun, ako ba'y magkakamit ng kabanalan dito? O ako baga ay magkakasala dito? Yun yung malaking magtanong mo, nanawari nais ng Diyos na matukunan natin at tulungan tayo. Matutulungan lamang tayo gawa ng ano? Gawa din ng ating Panginoong Jesucristo. May mga tao na nanais na paglabanan ng kasalanan pero hindi nila sinasama ang Diyos. Akala nila yung pagkutat ay makakamit kahit na wala ang Diyos. Hindi. Hindi natin pwedeng makamit. Lamang ay magkakaroon ng kaganapan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na higit natin pinagpapasalamat, gawa ng pagtugon ng mahal na Bereng Maria na siyang naging hudyat ng simula ng tagumpay ng kasalanan, tagumpay ng pagliligtas ng Diyos laban sa kasalanan. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Maria may mababangbuo at tumatalima sa kalooban ng Diyos puspos ng pagtitiwala. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan.
Tulad ni Maria, patuloy daw ang tumalima sa utos ng Diyos ang mga piguro ng simbahan sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal at taos-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Tulad ni Maria, matuto daw ang makinig ang mga naglilingkod sa pamahalaan, sa mga hinaim ng mga tungha at mga inaapi. Huwag nawa silang matakot na ipagtanggol ang mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Tulad ni Maria, mapuspos nawa ng Espiritu Santo ang mga OFW, mga migrante at mga nawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Maging matatag nawa sila ngayong Pasko at bagong taon. Manalangin tayo. Panginoon, hindi ko ang iyong bayan. Tulad ni Maria, maging matibay nawa ang pananampalataya ng mga kabataan at tumugon nawa sila sa tawag ng buhay religyoso. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Ama, ang katawang tao, yung anak na inialay ni Maria ang kanyang buhay bilang lingkod mo. Tularan nawa namin ang kanyang halimbawa habang kami ay naghahanda sa pagdating ni Jesus. Ang iyong anak at aming Panginoon. Amen.
Puri-puri ka, Diyos, ang dumikasin ng paladakot nitong aming alay. Mula sa kataasang bukas at bunga ng aming pagawa, ang alak na ito para maiinumin ng bibigay ng iyong Espiritu. Sa puri-puri ang kong may kapal, ngayon ang may damdamin. Manalangin kayo mga kapatid o mga pag-aaral na nakikalugtahan ng Diyos sa mga kapapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aaral sa iyong mga kamay. Makapurinan niya ang karangalan sa aking kamakinabangan at sa buong sambayanan niya ang daray. Ama namin dumika, itangi mo ang pag-aaral ito upang ang mga pagdiriwang ay magkasalo-salo sa sampalagayan ang dapat na asahan. Sa darating mong anak na aming inilintay sa pagansya, ang namagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, ang pag-isubo mo sa Kanya ay pinahayag na lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na bereng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahal ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananabik lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang payo sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Dahil naman matapos ang apuna, nirawang kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniamot niya ang kalis sa kanyang mahalagad ang sinabi, "Nang gabinin niyo lahat ito, inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang paglipad. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagbabatawan niya mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag